Israel Cam ang ating pong online mentor. Ayan. Kilala niyo na po siya. Ayan. Siya po ang magtuturo sa atin ngayong gabi. At siyempre, one of the top leader ng ating Imon United and top part of the leader ng ating Imon United family. And of course, ang ating online mentor, international trainer, personal number, at least welcome milyong virtual clap sa ating mentor, Robinson Ortega. Hello everyone. Hello, okay po ba? Paki-feedback kung okay naman yung sound natin dyan. Yes, mentor Robin. Loud and clear. Okay po ba? Ayan. Yan, thank you so much, Mentor Manny, sa pag-introduce. And hello sa lahat. Hello sa lahat kung nasaan sulok man ho kayo ng mundo. Napakagandang batis. Good morning ho sa inyo lahat. So, yan. So, hindi na tayo masyadong, hindi na natin masyadong patagalin. So, siguro wala naman ditong member, non-member. So, lahat naman ho siguro member. Diba? Kasi ang pag-uusapan mo natin dito is yung tinatawag na basic marketing through Facebook since halos lahat naman sa atin, di ba? Siguro wala naman nandito ngayon sa Zoom na walang Facebook. At kung lahat naman member dito, lahat naman ang nandito is member. So, di ba? I-up lang natin yung mga pop-up. Yan. So, kung lahat naman ho ng nandito sa Zoom is member and gustong makakuha talaga and gusto talagang seryosohin yung pag-online, in which halos wala tayong masyado choice sa ngayon, di ba? Kasi tanggapin man sa hindi, may pandemic pa rin, nakakatakot pa rin lumabas at napakapatok na talaga ng online marketing. So, kaya dapat nating mas alamin kung ano yung mas makabubuti para mas mapagbuti natin yung ating pagmamarket online. Lalong-lalo na through Facebook kasi yun talaga yung napakaganda ngayong panahon lalong-lalong sa ginagawa natin business kasi mas madali mag-market through Facebook. And then meron pa namang ibang way, 'di ba? Meron outside Facebook, meron din nakakuha sa YouTube. Meron din yung iba, yung nakausap ko kanina, grabe, yung pagpunta namin sa Laguna, may nakasabay ako na magaling din na online marketing, may nakukuha din sila, diba? Yung tinatawag nilang TikTok. Meron din. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is through Facebook. Diba? So yan, start ko lang yung sharing natin. Yan, okay naman na siguro nung nakikita nyo yung slides. So yan, welcome sa ating Facebook marketing training. So ito yung basic. Ano ba yung pag tinawag nating basic? Ano ba yan? So pag basic, basically, yeah, basic. Siya yung, kumbaga, parang foundation, di ba? Foundation para mas mapaganda yung ating pag-network o pag-market through online, lalong-lalo na yung Facebook. Kasi bukod sa basic, naroon pang-advance o yung mas, kumbaga, teknikalan, di ba? Pero hindi tayo makaka-advance doon kapag hindi natin ito na-master. Okay? So, ano ba yung Facebook marketing? So, yan. So, ito, yan, medyo basahin lang natin, medyo mahaba at medyo komplikado ito, di ba? So, Facebook marketing refers to creating Facebook profile, Facebook page as a communication channel to maintain contact with existing customers online or attract customers, prospects through online. So, ibig sabihin po niyan, para mas mapadali natin na ma-explain ito, kumbaga, gagamitin natin yung ating Facebook sa pagmamarket, paano? Sa pag-communicate sa downline, paghahanap ng potential customers. And then, pag nakuha na natin o may mga potential customers na tayo, and yung continuous communication sa kanila. Diba? So, kasi diba, kahit dati siguro nung hindi pa nauuso yung Facebook, paano nakikipag-communicate sa downline? Siguro yung mga naunang nag-network, diba? Baka kailangan puntahan sa bahay. Diba? Baka kailangan i-text. And then, nung nauso yung Facebook, may mga chatroom na lang. Yung communication mas napadali, di ba? I-create ka na lang ng chatroom, nandoon lahat ng leaders mo. Di ba? Hindi ka na kailangan umalis sa bahay, hindi ka na kailangan magsayang ng load. Hindi mo na kailangan tawagan isa-isa. So, isa din yun sa Facebook marketing. Kasi nga, nasa within Facebook.
So isa siya sa marketing kasi nga, yung continuous pa rin na communication. And then, para sa atin, since nagbibuild tayo, ano yung pinaka-importante? Yung makapag-build tayo ng leaders, yung makakuha tayo ng potential customers through Facebook. So yan lang yung pinaka-simple niya. So ikaw, magmamarket ka through online or using your Facebook. So tinatawag natin siyang Facebook marketing. Diba? So para sa business natin, kung i-market mo yung business mo online, tinatawag na siyang online or Facebook marketing. Okay? So medyo ano natin, ng konti, yung susunod is doon natin talaga mas ma-explain. So unang-una, na topic natin ngayon is ano ba yung profile? Ano ba yung tamang pagpo-profile sa ating Facebook? Kasi napakahalaga nito. Totoo lang, yung profiling. So bakit may underline? Sinadya kong may underline yung marketing. Kasi kung FB profiling lang, siyempre hindi na siguro natin, lahat naman tayo may profile, di ba? So depende sa purpose. Kung ang siguro ang Facebook mo is para lang sa makapagkaroon ng kaibigan, di ba? Magkaroon ng social life sa online, is hindi na natin kailangan yung marketing. Yeah. So, teka lang, nawala ako doon na. Thank you. Teka lang. Oh, yan. So, in marketing through Facebook, our personal profile serves as our brand and the product is the business that we promote. And ano yung business na yon? Empowered consumerism. So tayo, pinopromote natin yung business natin. So paano magtitiwala sa atin yung ating kausap through online na hindi naman tayo nakikita, hindi naman tayo personally na-meet, di ba? So through Facebook lang. So through in-ad lang natin o matagal ng existing sa friend list natin pero hindi pa natin nakakausap, paano sila magtitiwala? So ito ang napakalaking role is yung Facebook profiling. So anong gagawin natin sa Facebook natin? Dadagdagan natin, papagandahin natin yung ating brand. Papagandahin natin kung ano yung pinopromote natin. So halimbawa, yung business, sabihin natin na yung Jollibee o yung kung halimbawa Mercury Drug, ano yung pino-promote nila, di ba, tungkol sa mga medicine, tungkol sa mga healthy products, di ba, na kinalaman sa health. Hindi sila pwedeng magbenta ng kung di ba yung gulong, hindi pwedeng ibenta sa Mercury yung gulong. Bakit? Eh yun yung binibuild nilang product, yun yung binibigyan nila ng brand nila is mga gamot, di ba? Ano sa atin? So hindi na tayo nag-market online, hindi din pwede o hindi rin maganda. Doon marami ang gumagawa. Hindi rin maganda na ngayon nagpo-post ka ng empowered consumerism, bukas magpo-post ka ng damit. Magpo-post ka ng brat panty. Magpo-post ka ng kung ano-ano na hindi naman related sa empowered consumerism. So parang in that way, parang hindi mo nabibuild yung profile mo into empowered consumerism. So that parang pag yun ang ginagawa natin, parang hindi nakikita na high value o binibigyan natin ng value yung ating business empowered consumerism kasi halo-halo siya, di ba? Isipin mo kung Mercury nagtitinda ng gulong o nagtitinda ng, di ba, ng kabaong ganyan. Isipin mo na lang kung may bibili pang gamot diyan, kung may kasamang kabaong na binibenta. Di ba? Parang hindi siya maganda. So yun yung na-build niya, kaya tayo yung tao pag sinabing gamot, naisip mo kaagad Mercury, di ba? O may ibang gamot din naman na may lihan, pero baka yun lang, nagkataon lang, na yun lang yung malapit. Kaya doon ka bumibili at yun lang nalagay sa isip natin. Pero kadalasan talaga, pag naisip na gamot ang kailangan, naisip natin Mercury. Bakit? Yun yung brand nila. Yun yung pinapaganda nila. Yun yung pinopromote nila. So hindi pwedeng iba-iba. So yun yung maiko-compare ko kung ano yung, paano natin mas mapapaganda yung profile natin in parang ganon. Okay? So hindi pwede, so nung nagpe-Facebook tayo, di ba? Wala pa tayo sa empowered consumerism. So totoo lang yung Facebook ko, binalikan ko nung nagseryoso talaga ako mag-online sa empowered consumerism, totally gumawa talaga ako ng bagong Facebook account. Bakit? Ano yung mga post natin doon sa mga luma na account natin? So siguro sa inyo, lalo kung may bago sa inyo, hindi pa nalalaman itong profiling sa Facebook, malamang
Mamaya malalaman nyo kung tama ba yung pagpo-profile nyo ngayon o parang medyo hindi pa kayo focus sa Empowered Consultant, hindi pa talaga ready yung profile nyo para i-market ang Empowered Consumerism o kung bakit wala pa tayong namamarket gamit ang ating profile. Okay? So yung Facebook ko dati, yung pinagpo-post ko doon, puro kadramahan sa buhay, di ba? Yung problema ng pamilya na ipopost sa Facebook, wala namang kinalaman yung mga friends mo doon sa problema ng pamilya. Buti kung hindi na magkakabati-bati. Di ba? Yung iba ganun. Pinupost na yung problema, lahat ng problema, pati problema ng kapitbahay, pinupost sa online. Di ba? Ang mas ano yan, yung problema ng pamilya, pinupost sa online, dinalaman tuloy ng lahat ng friends. Di ba? Kumbaga, ibig sabihin, kung hindi naman masyado, hindi naman makakatulong sa business, hindi siya nakakatulong para i-build yung brand, ating brand. Ang brand natin, Empowered Consumerism. Pag sinabing dapat ganito, pag sinabing Empowered Consumerism, dapat lahat na maiisip ng friend mo, ikaw, paano kung ang post mo sa Facebook mo, kung ano-ano, di ba? So parang, Empowered Consumerism, maganda. Si parang friend ko, si Juan, parang Empowered Consumerism siya. Pero hindi, iba yung binibenta niya. So parang hindi mo nabibuild kasi kung ano-ano pinagpo-post mo, kung napakadrama ka pa sa Facebook mo, di ba? Parang hindi ka pagkakatulaan na maganda yung business mo, di ba? So kung mabibuild tayo ng magandang profile sa Facebook, unang-unang gagawin natin, aayusin natin yung profile. Mamaya naman ituturo naman natin kung paano yung pagpo-profile. Okay? Yan. So I hope naman na intindihan natin kung kumbaga idea lang kung paano yung tamang profiling sa Facebook. So i-build natin yung brand which is Empowered Consumerism. So babawasan na natin yung pagpo-post ng kadramahan, 'di ba? Babawasan na natin yung pagpo-post ng mga kung ano-ano, 'di ba? And babawasan na rin natin yung mga hindi nakakatulong sa business. So ganun yung FB profiling. Yan. Next. Yan. Yun nga sinasabi natin. Build your profile that uplifts your brand for the people to trust your product. So, paano tayo papagkatiwalaan kung ano-anong nakikita? Diba sinasabi natin na maganda yung product, payaman-payaman, diba? Pero nakikita naman sa profile mo, diba? Kung ano-ano ang post natin, diba? Baka ang post pa natin, grabe namang buhay ito. Diba? Asan naman yung ayuda? Parang hindi ano, parang hindi in line sa kung ano yung gusto mong halimbawa, parang yung kung gusto mong makakuha ng tao sa Facebook, sa friends mo. Pero parang pag tiningnan nila yung profile mo, parang hindi sila maniniwala. 'Di ba? Kung gano'n na lang sinasabi mo, parang grabe namang buhay ito. Parang gusto ko na mawala sa mundo, ang hirap ng buhay. Wala na kami yung pambiling bigas. Parang kung gano'n ba, 'di ba? Sabihin natin, grabe naman gobyerno na to. Hindi mala ako nakatanggap ng ano, 'di ba? Ng SAP. Ganun posta natin. Though, 'di ba? Though hindi naman natin inaano na ayaw natin ng ganun. Pero hindi na siguro kailangan i-post 'yon. Kung ang purpose natin, gawin natin yung Facebook natin pang market gamit yung ating business. Kasi business yung ino-offer natin. Sasabihin natin, kikita sila ng ganito, kikita ng ganyan. Tapos pwede silang yumaman. Diba, unang-una dapat nakikita ng prospect, may magandang resulta ba yan ito sa kausap ko? So mamaya tuturuan ko kayo kung paano i-identify yung profile natin. Kung ready na ba siya pang profile o kailangan natin pagandahin. O kaya kailangan natin ayusin o kung kailangan tayong gumawa ng bagong Facebook. Yan. So mamaya ipapakita natin yan. So hope malino yung profiling for marketing. Napaka-importante for marketing. Yan. So, paano natin mapapaganda yung profile? Yan tanong ng karamihan, lalo kung bago ka. So, siguro kung nakapag-attend ka na ng basic Facebook marketing o matagal ka nang nagmamarket, siguro alam mo na to. So, number one, put a nice profile picture and a cover photo. Diba? So, ayusin mo yung profile picture. So, kung business ang ino-offer mo, yung kahit hindi naman ganun ka gandang damit o hindi naman kaayos na ano, basta yung maayos, malinis. Tapos pag tiningnan ng tao, kung sa tingin mo
yung picture mo, ganito, isipin mo, kung anong ilalagay mong profile photo, kung ikaw ba ibang tao, tingnan mo yung tao na yun, na kahit ikaw din yun, tingnan mo ang tao na yun, kung mapapagkatiwalaan mo ba sa profile picture pa lang. Kung ang sagot mo, yes, parang oh, parang businessman nga ito, o parang maayos nga itong nagbe-business. Diba? Eh, pwede mo ilagay na profile picture. Pero pag tinignan mo yung profile na ilalagay mo, na parang ikaw ibang tao, pag tinignan yung profile picture mo, ay oo nga, parang hindi. Kasi yung profile picture mo pala, nakahubad na pakita ng kilikili, yung kilikili puno ng buhok. Tapos, may mga brief pang sampay sa likod. Diba? Kung ano-ano pa na, ano, yung kitang-kita pa yung, ano, yung flooring na putik-putik. Parang, example lang yun. Though, marami naman, hindi naman kailangan na maayos kagad yung buhay natin. Maayos. At least naman, pwede naman tayong pumili ng lugar na mas mapapaayos yung profile natin, di ba? Mas mapapaayos yung pagkuha natin ng picture. Pwede naman na yung, hindi naman kailangan, ano, ganun, na nakaubad ka pa. Ganun, example lang yun. Na, para bigyan ko kayo ng malino na sa isaisip nyo, kung ma-identify nyo, ano yung maayos na pagpaprofile, di ba? So kung ikaw mismo, convince ka, na yung picture mo nun, pag ikaw yung ibang tao na tatanungin mo kung mapapagkatiwalaan to, kung yes na sa isip mo, oh, sige, go. Diba? Pero kung sa isip mo pa lang, sariling picture mo na yun, na parang kung ibang tao yun, and parang hindi ka convinced na okay yung business, palitan mo, diba? Pwede ka mag sa mentor mo, mentor, ano ba yung maayos na, gusto ko magkaroon ng maayos na profile, picture, diba? Pwedeng kayong picturean, ganyan, pwedeng pa-picture ka, basta yung pang-business. So, makakakuha ka naman ng idea niya. Tingnan mo lang naman yung ano eh, di ba? Yung mga, yung iba na ginagawa to, yung nagkaka-resulta sa ano. Pwede mo, ano yun, di ba? Parang i-model. I-model lang. Hindi mo kailangan gayahin. O para magkaroon ka ng guide kung ano yung susundan mo. Yan, cover photo, napaka-importante din. So, pwedeng sa cover photo, pwedeng naisaying, pwede yung favorite o yung dream car mo. Pwedeng yung dream house mo, pwedeng kahit ikaw pa din, na nakaayos na nakaporma. Basta, lagi nating iisipin na business yung ginagawa natin. Okay? Business yung ginagawa natin. Unang-una, hindi tayo personally or physically nakausap yung tao na yon. Hindi physically na nag-usap kayo, na-explain mo sa kanya, at hindi personally na sila mag-aabot sa'yo ng pera. So kahit anuman mangyari, may doubt pa rin sila na totoo kaya ito, di ba? Pag pinadala ko to, baka biglang mawala ito, ng tao na to. Pag nag-join ako dito, baka kinabukasan, wala na, hindi ko na alam. So pag na-build mo yung Facebook mo, yun pa lang, yun yung magiging yung basihan nila. Kung magtitiwala sila sa iyo, magtitiwala yung kausap mo sa iyo. Kasi wala naman silang ibang base, alangan man ipagbe-message niya yung friends mo na okay ba tong friend mo na to, totoo nga ba to. Ang base niya lang talaga, unang-una sa post mo, unang-una sa picture profile mo, profile picture, pwedeng yung cover photo, kung nakikita niya yung cover photo, at pangatlo, post mo. Tapos yung mga picture, of course, yung mga ina-upload mong picture, kung sino sa mga picture ba na yun, may nagko-comment. At yung mga nagko-comment ba yun, legit bang tao yun? Diba? O kung ano, doon sila magbabase. Tapos yung mga transactions, diba? Yung mga post. Kaya napaka-importante yun. At yun yung binibuild natin sa Facebook na kailangan ma-establish na yun. Ma-establish natin yun kahit, diba, magsimula ka lang sa maayos na profile picture. Okay, so profiling, paglalagay ng profile picture, tapos cover photo. Yan, mahalaga din ito. So lagyan natin ng about section. Yung about section ng ating Facebook. So yung, 'di ba, may mga lagay yan kung saan ka nag high school, 'di ba? Yung mga ganyan, yung hobbies, mas maganda siguro 'yun ang i-share natin yung Facebook natin para ma ayan, basta alam naman ng lahat 'yan. Yung tungkol sa about, yung kung saan ka nag-school, ano yung work mo, di ba? Syempre, unang-una, maglalagay ka dyan ng empowered consumerism. Di ba? So, okay lang naman, may mga, yung, di ba, kung naglagay ka na ng previous work mo dyan, na dati, pero unang-una, dapat na doon sa top, empowered consumerism. So, ang mas maganda,
kung halimbawa nag-work ka din naman, kasi 'di ba doon sa work pwedeng palit pwedeng i-uncheck yung currently working. Pag in-uncheck mo kasi yun, nakalagay doon sa profile mo work, ibig sabihin nag-work ka doon. Tapos yung empowered consumerism, yung latest, 'di ba? Yung parang working or kung ano ilagay mo kasi doon, 'di ba? 'Di ba? Pwedeng mentor at empowered consumerism. So yung ibang past experiences mo, pwedeng alisin mo, pwedeng ilagay mo doon, pero nakalagay doon work. Uncheck mo yung currently working, 'di ba? Mas parang mas okay, parang nakaka-build na ah, oo nga, ito parang full-time to. Ah, nagtrabaho pala siya sa ganito. Pero parang full-time na siya sa empowered consumerism. So ibig sabihin, mas matututukan niya ako sa business. So yan, so about section, pupunin natin yan. Kung hindi ka maalam kung ano yung ilalagay dyan, pwede kang mag-message sa mentor. Diba? Kasi part siya ng profiling. Para mas mapaayos natin yung Facebook. Ayan, ito yung sinasabi. Our prospects online are strangers. Diba? Lalo kung pinag-add mo lang siya. Who don't know us personally, so they tend to spy. Kahit naman tayo, di ba? Pag ikaw may nag-add sa'yo, anong unang gagawin mo? Di ba? Unang-unang tinitingnan natin yung profile. Di ba? Lalo, diba? Kung babae, lalaki. So, yung mga lalaki, pag may nag-add dyan na babae, unang-unang titingnan dyan yung profile. Ganun din naman siguro sa mga babae, unang-unang titingnan yung picture. Ah, gwapo, pwede. Accept ko na to. Di ba? Para sa mga babae. Ano din naman sa mga lalaki, unang-unang tinitingnan yung profile. Okay, tapos, so, saan sila magbe-base na okay yung ano, okay yung business? Yun nga, yung sinasabi ko kanina, sa profile. Kung ano yung sinasabi mo, dapat, pag tinignan nila yung profile mo, totoo na ano, na makikita mo yung tama. O makikita nila na, oo nga. Kasi kung sinasabi mo, yun, yung sinasabi natin kanina na maganda yung business, dapat nag-a-appear sa timeline natin. At may mga ways naman tayo dyan para maging totoo yun. Okay? Yan. So, ito na number one. Have a purpose of your post. Yan nga. Siyempre, kung ikaw talaga gusto mong seryosohin yung pag-online marketing, yung pag-Facebook marketing, dapat may purpose yung pagpo-post natin. Hindi sa kung ano yung, di ba? Kasi pag walang purpose yung pagpo-post mo, ganito lang yan. Parang walang purpose na kung para kanino mo gusto na ipapakita yung ano. O kumbaga, para kanino yung post mo. Kasi kung walang ganun, wala kang purpose at lagi mong, at hindi mo iniisip na nagmamarket ka online, ganito yung nangyayari. Magpo-post ka kung ano yung nasa loob mo. Bawa, nalulungkot ka ngayon. And then, anong ipopost mo ngayon sa online? Feeling sad. Diba? Kasi wala akong purpose kung ano lang nasa loob mo. Pero kahit sad ka, may purpose ka, alam mong nagmamarket ka, hindi mo na kailangan ipost yon na feeling sad ka, na feeling angry, o feeling hurt, diba? Heartbroken, ganyan. Hindi na pwede yon. Kasi lagi nasa isip mo, you are marketing your business, you are building your brand, which is empowered consumerism, and may purpose ka. Ano yung, baka yung purpose mo, pwedeng to inspire yung downline mo. Pwedeng ang purpose nun, makakuha ka ng bagong, ano, mag-curious yung bagong ano mo. O kaya yung purpose mo, magkaroon lang ng engagement yung friends mo, and at least, hindi negative. Hindi kung ano yung, ano, diba? Pwede yun. Kung ano nasa loob mo, kung masaya ka, pwedeng ipost mo yung masaya. Basta, totally, yung negative. Kaya yung nagmamarket online, hindi na. Ano ba yung mga negative? Sige, sa ano na ba? Bigay tayo ng example. Yun nga, yung mga, halimbawa, may, ano, nagko-commute ka, di ba? Ako, may nasagasaan. Binidyohan mo pa. Pinos mo pa sa online o sa Facebook mo. Nako, grabe to, guys. Parang negative yun, guys. Yung, isa yun sa negative. Ano pa? Yung pangyari sa, ano nyo, diba? Sa family, yung nag-aaway-away kayo, minumo, diba? Nagmumurahan pa kayo. Nagmumurahan pa kayo sa Facebook. Nagmumura ka sa Facebook. Negative yun. Diba? Ano pa? Ano pa yung, mga negative na post online? Taka lang. Yan, diba? So, ano yun? Alam naman natin yun. Kung ano yung mga negative na post natin, eh, hindi na dapat yun. At hindi yun kasali o hindi yun nakakatulong
sa pagmamarket online. Okay? So, yan. Yan. Are you posting to inspire your downlines and prospects? So, isa natin sa consider yun kung tayo nagmamarket. Lalo kung nagbibuild pa lang tayo. Diba? Laging ganun. Laging may purpose. Hindi lang kung ano yung nasa loob mo. Nasa loob mo masaya ka, okay. Pag negative, dapat hindi na. Yan. Does your post gives value to your brand? Or it actually puts negative impact to your brand? Yun nga sinasabi natin kanina pa. Mas maganda naman maulit-ulit natin para hindi natin makalimutan. Okay, so dapat yung pinupost natin nagpapataas ng value na tayo ay katiwa-tiwala sa empowered consumerism at totally wala tayong ipopost na negative. Diba? Sa ating timeline. So yan. Yan. Yan, ito yun. Parehas, halos parehas lang din to. Kumbaga, nagsisinosupport nyo yun, yung kanina. Yeah, fill your timeline with positivity. Yeah, pwedeng ano, pwedeng thankful or being grateful. Ba? Kung nagpapasalamat ka kahit wala pa namang nangyari sa araw mo ngayon, magpasalamat ka na sa 'di ba? Sa pagising mo pa lang, maganda pa lang. Oh, sa pagising mo, magandang pangyari na pala 'yon, 'di ba? Pasalamat ka na nagising ka pa. Pwede 'yon, i-post na rin 'yon, 'di ba? Basta wag lang negative. Yan, yung kanina, avoid drama, complaints in life. Nako, ito yung madalas natin kasi nakasanayan natin to, di ba? Simula po lang nagkaroon tayo ng Facebook, parang asama, labasan ng sama ng loob. Ginagawa natin is Facebook na yun, di ba? Kahit yung mga friends nyo ngayon, yung mamaiwasan na marami. Di ba? Yung grabe naman na buhay ito, parang ang hirap. Dahil yung mababasa ganun, gusto ko na mawala sa mundo. Isipin mo ganun tao na, isipin mo yung tao na kakausapin mo tungkol sa business, tapos madalas yung makabasa ng ganun sa profile mo, paano pa kaya yan, diba, magseseryos ang magdodoin sa atin, diba, kung laging ganun yung ano natin, yung prof, yung timeline natin. Yan. Yan, isa pa ito sa pag nag lalong-lalo na pagka medyo bago tayo. Ito sa mga hindi talaga napapansin ng ramihan o since nakita nila maganda yung post ni hindi man lang binasa, 'di ba? Hindi binasa ay nakalagay pala doon, nagki-click halimbawa ang post doon. Siyempre pag ako nag-post, 'di ba? Grabe ito, congratulations from basta yung halimbawa kiniklaim niya na dahil naman talaga nasa team niya. From team na halimbawa, team DMI, ganyan. Ikaw, kinapi mo. Parang doon, pag pinost mo kasi yon sa timeline mo, parang iba. Yung parang ang implication niya, part ka ng DMI team. So isa yon. So kailangan babasahin natin yon. And kailangan ba na pag pinost natin yon applicable sa atin? Kasi baka kalagay doon, hindi ka naman part ng team nila. Pwedeng i-edit naman yun. Hindi naman pinagdadamot yung mga post, di ba? Pwedeng i-copy paste lang din naman. Pero at least basahin natin kasi baka pinagkokopya mo, nakalagay pa doon yung contact number, hindi mo binasa, basta mo lang ipinost. Di ba parang, napunta to patuloy yung prospect mo doon sa original na nag-comment. Di ba? Dahil hindi mo binasa, yung contact number nandun. So, doon niya yan magkukontak. So, mas maganda, hindi ka lang basta copy-paste ng copy-paste. Nagandahan ka sa post, dapat mas magandang basahin mo yun. Kasi baka applicable din sa atin. Mas may matutunan tayo. And then, mamimake sure natin na applicable sa ipopost natin. Kasi nga, anong dapat isaisip? Nagbibuild tayo ng brand. Ano yung brand natin? Empowered consumerism. Ay, hindi nakakatulong sa pagbibuild mo ng brand, huwag mo na i-post kung gusto mong mag-market online. Diba? Nang mas katiwa-tiwala. Diba? Yan, impossible. Ito pa, yung sa pa ito. So, kadamihan kasi nang nagpo-post, syempre, mga member din yung gumagawa ng page na yan. So, karamihan, syempre, i-upload mo doon para sa team mo yon. Eh, kung minsan kasi, tapos syempre, pag nag-upload ka doon, yung ibang member doon, maglalagay ng link ng number nila.
Diba? Titingnan din natin yun. Kasi baka yun yung pinupost, sinishare natin sa mga prospects natin. Eh, may contact number nung nagpost. Kasi nga, ang purpose niya naman nun, to market para sa kanyang team. Eh tayo, nagandahan sa post niya. Share lang natin sa timeline natin, ando yung contact number. Sa kanya napunta. So, if possible, okay, if possible, download links of the video na gusto mong i-post sa timeline. Mas okay. O kung gumawa ka din ng page mo, na doon mo siya ilalagay. Kasi, halimbawa, yung isang top earner, nagpe-present siya, di ba? Napakaganda ng mind setting, di ba? Pero sa katapusan ng video, medyo may patama siya, ganyan. Pwede, you can message me. Diba? Sabi niya doon sa presentation, nagustuhan niyo yung business, you can message me. So in which, wala namang masama siyang ginawa. Kasi nga, sa post, pinost niya naman sa timeline yun, di ba? Sa page niya. So, may karapatan siya, sabihin, you can message me. Eh, ikaw, sinare mo lang yung ano, na may ganon, you can message me. Eh, syempre, yung tao, pag pinanood yan, lalo kung wala kayong usapan, de-diretso yan doon. De-diretso yan sa may gumawa ng video, di ba? Unang-una, hindi mo naman na-sharean yung tao, wala kayong personal attachment. Unang-una. Pangalawa, yung tao na nag-i-explain, ang isipin ng tao ng friend mo, mas alam na yung tao na yun kasi siya nga nag-present, di ba? Sa isip niya, mas matutulungan ako ng tao na to. Eh pag tinignan pa yung profile mo, puro negative pa yung post. Nagkataon na sinare mo yun. Diba? Hindi na sa atin magjo-join yun. Una-una, hindi na mo na-build yung profile mo nang maayos man lang. Pangalawa, maayos yung nagpe-present. Diba? Matalino na din kasi ngayon ang tao. Diba? Diba? Kahit friend mo yan. Pero kung wala kayong conversation, hindi mo na-build yung communication nyo. Malamat sa malamang, sa may alam yan, magjo-join. So, ganun lang naman yan. So, remember, magpo-post tayo ng positive. Kung gusto natin mag-market. Yan. So, ano ba naman yung mga activities natin sa pag-Facebook marketing? Yan. Unang-una, dapat meron tayong, lalong-lalo na sa full-time na ginagawa yung Facebook marketing o full-time, part-time, dapat meron tayong list of activities na gagawin natin o baka yun susundan natin. Ako meron akong ginawang list of activities na ginawa ko siyang wallpaper ng desktop para every time mag-login pa lang ako, nakita ko na yung list doon sa gagawin ko. Diba? Para may susundan ka laging guide. So, pwedeng gawin nyo yun. Pwede yung kung gamit yung laptop, pwede yung i-wallpaper para hindi nyo makalimutan yung mga list of activities. Diba? Kahit gaano ka na-build mo yung profile mo, parang ang ganda-ganda, parang super legit ka na nag-online marketer, na-build mo ng maayos talaga yung profile mo for empowered consumerism. Pero, wala kang activity, wala ka nang kinakausap. Sino unang-una, wala kang ina-add, wala kang friend. Unang-una, sino naman ang makakakita sa mga pinagpo-post mong magaganda? Diba? Pangalawa, sino naman yung kakausapin mo o sisharean mo ng business? Diba? So napakahalaga na hindi lang profile natin yung i-build natin. Gusto natin mag-business. I-build natin, tapos dapat may audience, kumbaga. Diba? Kahit gaano kagandang pelikula, kung wala namang nanood, walang kita. Diba? Doon kayo yung kikita kung gaano karaming nanood. So yung maganda ka ng pelikula, marami pang nanood. Nanonood, kumbaga. So yan. So ito, isa sa mga ano, since bawat team naman sa atin, meron kanya-kanyang, pero itong profiling, I think naman pwedeng applicable naman sa lahat. Diba? Kasi super basic naman yon. Super basic sa marketing. And then ito naman, itong mga susunod kang i-ano naman, since may kanya-kanya naman yung team natin na kumbaga may ibibigay na ano, na kumbaga yung system, is tingnan nyo kung alimbawa, kung applicable sa inyo, pwede nyong idagdag, o pwede nyong ano, di ba? So, nasa inyo kung pwede nyong magamit sa team, since meron naman na ano. So, yan, pwede yung check-in box. Bakit yung check-in box? Kasi, baka may kausap kayo, nagpadala na, di ba? So, natulog ka. Eh, kung ano-ano ang pinagagawa mo, hindi mo muna. Sa akin, check-in box. Kasi yun ang purpose ko. Kasi baka, kinausap ko kagabi, na-close. Tapos nagpadala, eh natulog ka. Ilang hours yun? Baka 8 hours. O, di ba? Yung prospect mo, ay naku, yari na.
Yan ang sinasabi ko. Nagpadala lang ako, hindi na. Nag-reply. Well, ang kaba niyan hangkat hindi ka nag-reply. Ang kaba niyan, grabe. Eh baka bawiin pa yun eh. Baka bumalik yan doon sa pinadala niya, baka bawiin eh. Kasi hindi ka pa nag-reply kasi nga natulog ka. So sa akin, unang-una check-in box. Kasi yung mga importante talaga, marireply natin. O unahin natin yung mga importante. Kasi kung ang dami mo namang kailangan i-reply, unahin na natin yung importante. Okay? So pwedeng check-in box. Pwedeng sunod niya. Pagtapos ka na halos sa inbox. Di ba? Pwedeng timeline post na. Di ba? Magpo-post ka naman sa timeline mo. Lalong-lalo na pag nagbibuild ka pa lang ng kumbaga, gusto mong pataasin muna ng value. Pataasin, eto, yung pala yung gusto kong sabihin, papataasin natin yung value ng Facebook natin para makapag-market tayo ng maayos. Kasi yun lang yung basis ng tao. Kung bakit kailangan nila magtiwala sa atin, lalong-lalo na yung ino-offer natin is true online. Diba? Papataasin natin yung value ng Facebook natin para pag once in-offer natin yung brand natin, which is Empowered Consumerism, is pwedeng mapajoin natin. Kesa sa nagandahan siya lang sa Empowered Consumerism, pero natingin sa'yo, pagtingin sa'yo, baka nakapaka-negative ng tao na to. Ayaw kong ka-team to. Magbagahanap yan. Totoo lang, pwedeng maghanap yan sa iba. Seryoso, lalo kung naintindihan yung business, na tulungan business, ganyan. Na maghanap yan ng seryoso. Totoo lang, ang daming tao naman na gino-join na sila yung nilalapitan ng prospect eh. Marami pong ganun. Sila nilalapitan ng prospect na parang may nag-present sila sa kanila na iba, na dati. Pero parang hindi nila nagustuhan o wala silang masyadong connection. Kaya sila yung nilapitan. Madami ho, maraming ganyan. So, kaya ayusin natin yung timeline natin. Yan, sunod pa timeline siguro, yung follow-up. Diba? Ito yung kadalasang ginagawa ko na pwede nyo naman i-apply kung applicable sa system nyo, sa team nyo. Follow up. Bakit? Kasi after mo mag-post, diba? Bakit pala kailangan yung timeline post? Kasi meron pa nga dyan eh. Kasi ang Facebook ngayon, bago mo para mas maraming makakita. Kasi yung Facebook kasi ano eh, may mga pinatawag yan na algorithm, ganyan. Pero medyo malalim na usapan na yon, sa advance na yon. Tinatawag yan na algorithm na minsan nag-post ka parang walang nakakita. Diba? Kung nag-post ka naman, no, parang ang daming nag-i-engage. Para yung mga prospect natin hindi nagla-like. Kung bakit ang post natin para puro member. Part siya ng algorithm in which laging binabago yan ng Facebook. Kasi ang purpose nga ng ano ng Facebook social ano communication or social community, kaya may mga tinatawag siyang algorithm. So ang iba pa nga diyan, bago mag-post pinagla-like muna yung post ng ano prospects na nakausap, di ba? Para pag sila naman nag-post, lalabas din naman yun sa timeline nila. Di ba? Isa yun sa mga parang algorithm para hindi kayo maguluhan. Ano yung algorithm? Parang siyang yung command. Di ba? Parang siya yung nagpupulis. Kumbaga sa community natin, siya yung nagpupulis. Ay, siya yung pulis para magkaroon ng kaayusan. Yan yung algorithm na binatawag. So, yan. After timeline post, pwede na dyan. Sunod dyan, follow up. Para yung kausap natin, halimbawa, kagabi, hindi pa siya nakapag-decide, sininda natin ng video at nakatulog na. Pwede natin i-follow up. Napanood mo ba? Di ba? O hindi na siya hindi na naka-reply kasi nakatulog. Kung hindi natin na-follow up, putol na 'yan ang usapan hanggang doon lang. So kapag hindi natin na-follow up, baka ano, baka akala natin negative na, hindi na nag-reply. Baka nakatulog lang. Diba? O baka may ginawa kaya hindi na naka-reply. So kailangan natin i-follow up kung sis. O 'di ba? Basahin natin kung saan tayo naputol, pwedeng i-follow up question kung video napanood mo ba. So 'yun isa sa mga follow up. O kung na close deal mo na, o sis, eto na, papalapit na yung sabi mo the date na gusto mong mag-join. Diba? So isa yun sa follow-up. So kailan ka, ano, eto, i-remind ko lang, diba? Pwedeng isa sa follow-up yung mga ganun. Yung nakausap mo na siya, pero gusto mong magkaroon kayo ng conversation ulit. Or gusto mo siyang i-remind kung kailan siya nagsabi na mag-join.
Yan. So, after naman dyan, di ba, mabilis, sa totoo, mabilis lang naman gawin yan eh. Kung magagawa mo yan, pwedeng 2 hours, 1 to 2 hours lang magagawa mo na yan. Eh, meron tayong ilang hours per day, 24 hours. So, 24 minus 2, may 22 hours ka pa. O sige, bawasan pa natin ng 8 hours kasi matutulog ka. So, may 12 hours ka pa. So, saan na yung 12 hours? Ano ang tanong gagawin natin? Yeah, diyan napapasok yung prospecting natin at yung ibang activities pa. Diba? Kung pupunta sa office, kung bibili ng kung ano-ano, kung magta-training ka, kung manunod ka ng training, pero hindi talaga nawawala yung tinatawag na prospecting natin. Okay? Ano yung prospecting? Mamaya makikita natin kung ano yung prospecting. Ito, medyo, yan, medyo ano na to, advance na ng konti ito. Ayaw naman nating maguluhan kayo. Yan, para napaka-basic na lang, disregard nyo na lang yan, ang meaning na yan, parang algorithm, siya yung nagbibigay ng command o para mas maging maayos yung profile natin, mas maayos yung Facebook community. Yan po yung dinatawag na algorithm. Okay? So, yan. Kasi bakit? Yan nga. Yan, sabi dito, merong 1.5 billion lag FB daily into Facebook daily. So, ibig sabihin, naka-online sa Facebook, 1.5 billion. Eh kung tao sa tao, yung tao na nagpupulis sa bawat nakalagin, diba? Ilang tao yung i-hire ni Mark Zuckerberg para magkaroon ng ma-monitor yung mga nagfe-Facebook kung sumusunod sa standard, kung hindi nagkakasakitan o okay pa ba yung community. So ang nagkukumand yan, yung algorithm na tinatawag, diba? Para automatically sila yung nagpupulis sa mga nag-online para tama ang ginagawa. Kaya nga tayo nagkaka-block-block din, diba? Yung mga matatagal na dyan, makaka-relate. Ano yung dahilan doon sa Facebook algorithm? May tinatamaan tayo na algorithm na ang punishment doon, ganon, disable o kung ano, o block. Ayan. Ito medyo skip ko na to. Para, yun lang yung simpleng explanation ng algorithm. Yan, ito. Yan, para kasi kumisang nagtataka tayo, 'di ba? Parang purong member na lang. Purong member na lang yung nag-yes, nag-ano sa prospect ko, parang walang nagla-like na na prospect. So, nakikita talaga kaya nila yung post ko. So, ano, paano ba nakikita ng friends natin? Though marami namang update sa mga algorithm. So, ang totoong nakakaalam kung paano naman pinupulis yan ng Facebook ni Mark through algorithm kung paano, ano ba yung rules dyan para makita ng friends niya, yung post niya, paano yun. No, si Facebook, si Mark, gano'n naman. Mark, yung ano, algorithm lang naman halos nakakalam ng exact na, kung paano maipapakita. Pero ito yung dati pa na paano makikita ng friend mo. If you have active communication to someone, halimbawa, nagka-chat kayo, 'di ba? May active communication, hindi pwedeng one-side communication. Ano yung one-side communication? Yung ako lang, hello, hello, hello. O sis, kumusta ka na? May business ako, maganda. Yung tao hindi nagre-reply. One-side communication 'yun, hindi 'yun active communication. So hindi mo ma-consider 'yun na may maganda kayong ano. Baka ma-block ka pa doon pagka kasunod-sunod kang post sa kanya na hindi niya naman sinisin. 'Di ba? So, if you have active, halimbawa, hello sis, kumusta? Ah, okay lang ako sis, di ba? Yung mga ganun. Mas matagal kayong nag-usapan, posibleng makita niya yung post mo. Di ba? Kasi ang social media, ginawa yan para sa social. Kumbaga, yung magkakakilala, mabuo yung community, ganun talaga yung purpose niya. Di ba? Kaya may mga algorithm na ganyan. Diba? So, parang ibig sabihin nun, ito, nagka-chat sila ng dalawa, ibig sabihin, ang tao na to magkaka-interest sa post niya kasi nag-chat sila sa inbox. So, isa yon. So, i-consider natin kung paano o kung paano makikita ng friend mo pag meron kayong communication through chat. So, yan. Pinaprioritize niya ni Facebook na ipakita sa kanya yung post mo kung nag-post ka. Kaya nga, kailangan natin ng posting in a day, lalo kung nag-build ka pa lang. Diba?
because Facebook prioritizes to connect people who matters most to them. Yeah. So, nagka-chat kayo, ibig sabihin, iniisip ni Facebook na important yung tao na yon. Kaya papakita niya yung post mo sa friend. At dadagdagan ko na lang din yon, hindi lang sa post mo o hindi lang sa chat, kadalasan din yung kung pinupusuan mo ba yung post niya. Bukod sa may chat na kayo na active communication sa inbox, pinupusuan mo ba yung like yung post niya? Kasi kung pinupusuan mo yung like niya o kung nagko-comment ka sa post niya, malamang ganyan din yung gagawin nung ni Facebook sa iyo. Pag ikaw naman ang nagpo-post, ipapakita na niya naman 'yan doon sa tao na 'yon. 'Di ba? Kasi nagkakaroon kayo ng connection. So ibig sabihin ng Facebook, ang makikita na mararamdaman ng algorithm ng Facebook na okay kayo, parang social nga, social communication, may social communication kayo o magkaibigan kayo, family kayo. Yeah. Yan, isa ito sa para ano na natin. Yung mga para maiwasan na natin 'to. Yung kasi sa totoo na sa tagal ko na din naman nag-online, dami ko nang na-block na account. Natuto na din talaga ako. And then alam ko na din kung paano ako na-block. Kasi sa totoo lang ho, pag ikaw talaga magiging seryoso ka dito sa pag-online marketing, parang magiging buhay mo na yung Facebook mo. Totoo lang. Parang sa tingin mo siya, super high value na yung Facebook mo eh. Parang sa ako nga, parang kinukonsider ko na siya na yung Facebook ko dati, yung mga nagka-block-block kasi matagal ko na yun. Nandoon lahat yung transactions, mga padala, yung mga photo na magaganda, tapos mga video ng travel. Basta, nabuild ko yun ng maayos yung Facebook ko. Kaya para sa akin, super high value na yung Facebook ko ng mga ibang na-disable pa. So, yun yung purpose mo, kaya bakit mo i-build yung brand. So, dadagdagan mo, patatasin mo ng value. At paano yon? Through yung sinasabi ko kanina pa. Okay? So, kasi sa totoo lang, pag na-build mo yung Facebook mo, tapos na-disable yan, mas masakit pa ho yan sa ano, nag-break kayo ng jowa mo. Oh, yun yung na-feel ko talaga dati. Parang, at ang napaho dyan, yung pinakauna kong Facebook na matagal ko siyang ginamit, siguro 2 years ko siyang ginamit sa pag-online marketing. Madami na akong downline doon. Diba, una-una. Madami akong prospect doon. Yung mga transactions na sinabi ko kanina. Tapos yung mga video ng travel, nandoon lahat. Kaya sa akin, super high value yon. In a block. Parang, di ko alam eh. Kasi sa oras, kasi nung panahon na na-block yung account ko na yon, naglabas din ako ng sasakyan eh. Kaya yung feeling ko, hindi ko maintindihan eh. Alam mo yun yung kinagabihan, kinaumagahan, nag-text sa akin na approve na yung sasakyan ko. Sobrang sayo. Diba? Tapos kinagabihan na disable yung account ko. So, anong feeling mo yun? Diba? Parang, hindi ko alam eh. Parang yung feeling na nasa langit ka, tapos yung feeling na down ka. Hindi mo alam kung saan ako lulugar na eh. Pag naisip ko yung Facebook ko, parang nalulungkot ako eh. Pero pag kasakay naman ako sa sasakyan ko, parang nandun ako sa ano. Diba? Parang nasa gitna ako. Diba? Kung hindi na-block yung account ko, super excited sana ako. Diba? Parang, diba? Kasi nandun lahat eh. Alam ko super high value yung Facebook ko na yun kasi na-build ko yun eh. Diba? So, yun. Para maiwasan natin na yun. Ito, tips ito para makatulong na hindi na natin na-experience yun. Kasi after ma-block yung account ko na yun, diretso ka agad ako gawa ng Facebook doon. Hindi pa ako nakaka-move on. Pero kailangan mo mag-move on, di ba? Wala ka na magagawa doon eh. Na-disable na yung account ko. Gawa ako kaagad ng Facebook. Ang maganda doon, block din kaagad yun. Isang buwan na lang din. Block din kaagad. Di ba? Pinag-add ko yung downline ko na naman doon sa bago. Eh, na-block na naman. Hindi, yung pangatlong gawa ko ng Facebook, hindi na ako pinag-add ng downline. Di ba? Di ba? So, para maiwasan natin yun, natuto na rin naman tayo sa experience. Ang maganda naman, experience mo, tapos susunod, pagbutihan natin ang pagbutihan. Diba? So, yan. Ito ay isa sa pinagbabawal. O, hindi naman siya actually bawal na pag nag-post ka, boom, block ka. Hindi yan po ganyan. So, Facebook lang din ang nakakaalam kung kailan o anong exact na post mo
para ikaw ay i-disable. Pero ito isa sa mga nagtitrigger. O ang mga word na ito ang nagtitrigger. Kasi ako dati, super bilis kong ma-block. Kasi unang-una, ang algorithm, English yan. English na words ang kayang i-detect niyan. So hindi natin alam kung pati Tagalog na yun na-detect na. Kasi may translation na nga, di ba? So, pag nabanggit, ako English, di ba? Siyempre, paano ko i-explain yung business? Earn, di ba? You will earn. Sa ano pa lang, sa post ko, sa timeline, you will earn. Sa ano, sa messenger, you will earn. Kaya parang ano, parang dumami. O parang, halimbawa, ginamit mo yung word na yan, 1 point. O ito, gumamit ka pa ng word na to, 2 points. Yung parang naabot mo na yung certain na ano, na parang si Facebook, ano, you're too much. Kumbaga sinasabi ni Facebook, you're too much. Diba, boom, re-review pa yung conversation mo, mga presentation mo, nag-offer ka ng kung ano-ano, o nag-offer ka ng ano, in which madaling maintindihan ng algorithm. Kaya, boom, disable. So, yan. So, yung earn, so, pwede naman tayo maging creative. Kahit actually sa boosting, hindi na ina-accept yung earn. Learn to earn, pwede. Pero you will earn, hindi. Bakit? Anong pagkakaiba nun? Nag-post ka ng learn to earn. Ibig sabihin kasi, kung tatagalogin natin, matuto na kumita. Ang you will earn, kikita ka. Magkaiba yon. Ang ibig sabihin ng you will earn, sinisigurado mo. In which, yun sa totoong nangyayari naman, kaya hindi pinapayagan yun ng Facebook. Kasi ang totoong nangyayari, ang totoong nangyayari, hindi lahat. Diba? Ang explanation ng Facebook niyan, ba't mo sinisigurado? Ang totoong nangyayari, hindi lahat. Kaya ganyan yan. Diba? You will earn kaysa sa learn to earn. Magkaiba yon, magkaibang parang violation mo dun. Parang napakatapang ng you will earn kasi sinisigurado mo eh, in which sa katotohanan, hindi lahat. Diba? Yan, isa pa, make money. Isa rin yan sa parang red tagging na pag naabot mo na yung certain na in which hindi natin masabi kung paano. Diba? Parang mabibingo ka. You will be, ito pa, isa pa to, you will be cured. Iwasan po natin yan kasi may products tayo. Kasi natin magpo-post ng ganyan kasi bawal yung, diba, yung drugs mag-post sa timeline ganyan kasi unang-una sinisigurado mong mako-cure, eh doktor ka ba? 'Di ba? Eh pag sinabi mong you will be cured, iba ka na pasama dahil sa pa-post mo ng ganoon. 'Di ba? So binabawal 'yan yung mga post na ganyan, yung mga nangangako ka nagagaling. 'Di ba? Kasi nga hindi naman tayo doktor. Anyways, ang nagbibigay talaga ng advice na ganyan, yung professional. Yan, ito pa, get rich quick scheme na in which, sa totoo lang, yung business natin na network marketing, nakalagay siya sa isang, isa sa ano talaga, yung kumbaga, restricted sa Facebook din talaga, kasama yung network marketing. Nandyan yung link mamaya, papakita ko sa inyo, makikita natin. Pero, hindi ibig sabihin na, ano, nasa technique din naman kasi talaga yan. Kung bakit nare-restrict naman yan ni Facebook, yung network marketing. Kasi nga, yun, sobrang naman mga ako ng iba. Kaya sa totoo, restricted yan. Pero sa tulad naman natin, hindi naman tayo ganun. And magagawan mo naman ang paraan talaga. Kasi algorithm lang yan eh. Itao tayo. Diba? Mas matalino tayo, kaya natin lusutan yung algorithm. Kasi gawa rin naman ng tao eh. Tao tayo, di ba? Yan, computer. Yan. Ano pa? Ito, nandito, yung mga prohibited. Pagka may link naman kayo dyan, ito, puntaan nyo na lang. O kaya, pwede mong i-Google yan. Facebook policies, basahin mo na lang yan para maiwasan mo yung pagkaka-ban, pagkaka-disable ng account. Yan. So, ito, topic na rin natin yung prospecting. Kasi nga, sabi ko sa inyo, napaka-importante yung prospecting talaga. Kasi, kahit napaka super high value ng account mo, super na-build mo siya, wala ka namang audience, eh, paano tayo magkakaroon ng pay-in? Wala ka namang kinakausap, paano tayo magkakaroon ng pay-in? Diba? So, prospecting. So, manual adding to a target country that you want to market. So, isa yon. So, mas maganda siguro. Tingnan ko lang yung sunod ha.
para kung pwede na ako mag-share screen para ipakita ko na sa inyo. Yan, unahin natin yung manual adding. Ano na to ha? Given na naayos mo na yung profile mo. So, siguro mas maganda yung i-share screen ko na lang muna yung Facebook ko para maipakita ko yung tinatawag na manual adding. So, ito, isa lang ito sa mga tips. Kasi, nung nag-ano ako, mag-online training ako, nag-discover pa ako ng mga pwedeng maituro sa inyo. At ito dati ko na itong ginagawa. So, naituro na din naman ito. So, ganito. Halimbawa, given na wala kang friends na OFW, wala kang kakilalang OFW, gusto mong mag-add ng nasa ibang bansa. O kung sino man, ito lang example, kung OFW yung market mo. Kung hindi naman OFW, hindi mo kailangang sundin ito. Okay, halimbawa, mag-isip ka, unang-unang gawin mo, mag-isip ka ng pangalan na Pinoy na Pinoy. Yung halos walang kapangalan na ibang lahi, ano ba yung mga pangalan? Magbibigay lang ako ng example. Ito, Gloria. Halos Pinoy na Pinoy naman ito, di ba? Gloria. Sorry, wala palang screen share. Yan. So ito, nandito ako sa Facebook ko ngayon. So ito lang, balikan ko lang ng konti. Since nandito naman tayo na sa Facebook. Ito isa sa mga ano, sa kung paano ko siya binibuild yung Facebook. Although hindi pa to perfect. Diba? Ito yung about page. So kung ano yung about, dito yan lalabas. Diba? Ito isa sa, ito pwede nyo rin gawin kung gusto nyo. So paano ba ito? Ba't ang dami ko? Ang haba ng intro ko, 'di ba? Nakikita niyo ba na-highlight yung intro, ganyan. So, but ang dami niyan. Para sa akin kasi kailangan kong nakakadagdag din 'to, 'di ba? Ito, but mentor may ganyan ka. But founder at creating millionaires project. So, totoo wala naman 'yan, ginawa ko lang 'yan 'di ba? Pwede ikaw naman kasi yung may hawak ng unang-una, ikaw yung may hawak ng Facebook mo. Bakit yung kausap mo ba magtatanong lang, ano ba yung founder ka pala. So ano pala, ano ba yung Creating Millionaires Project na yan? Creating Millionaires Project, eto yan. Di ba? Ikaw to. Mag-invite ka ng isa. And then, na-upipo mo na kasi na-curious kung ano yung Creating Millionaires Project. Pwede mo naman yan isabi kasi kung ano yan talaga, di ba? Ito, team leader. Nilagay ko na rin yan. At Dynamic Movers. Yan yung pangalan ng team ko. At ito sa taas, Millionaire Circle. At totoo naman talaga na, di ba, naabot ko na yung MC, Empowered Consumerism. So ito, assisting coach. Sige, may team leader na, may assisting coach pa. Pwede mo ilagay yan eh, kung anong title ang gusto mo. Kasi nakakadagdag yan, sa totoo lang, hindi magtatanong yung prospect mo, ano ba yan, pinaglalagay mo dyan, totoo kaya yan, hindi na yan. Kasi unang-una, business yung ino-offer mo, ay natural, ang nag-i-expect na yan, na kung ano yung makikita sa profile mo, ang masama kung walang nakita. Na nagpo-proof. Ang hinahanap kasi nila, proof. Diba? Kasi nag-offer ka ng business. Eh kung maganda yung mga may mga lagay ka na dyan, hindi nila magtatanong kung anong klase. So ito, global ambassador, ilagay mo na rin dyan. Diba? Kasi mangyayari din naman yan eh. Hindi, ilagay mo na dyan in advance at pasalamat mo na para makuha mo na. Diba? Ito, international trainer pa. Diba? Nilagay ko na rin dyan. Yan, ito yung pangalan. Yan yan. Ito, international trainer na, founder pa. Pwede yan, ilagay mo rin lahat dyan, di ba? So may ganyan tayo para sa pampa, dagdag ng, kumbaga, ang dami nitong ano ah, daming posisyon nito ah. Di ba? MC Club member na, founder na, team leader na, assisting coach na, global ambassador na, international trainer, founder ulit. Ay grabe, kakatiwalaan talaga ang tao na to. Di ba? Sa totoo lang, ang ano lang naman talaga dyan, ito talaga hindi naman, ano lang, totoo naman eh. Diba? Founder, oh, sige, founder naman ako ng team ko. Diba? Basta kaya mong i-defend. At totoo naman. Yan. So yan, so sinasabi ko kaninang about. Nagtatanong na. Yan, so, nawala tuloy ako. Na-excite ako sa chat niya. Ano daw yung 7 account. Yan. So yan yung profile niya. Tapos, ano na ba yung sinasari ko? Nawala ka talaga. Ayan, sa adding of friends na tayo. Sige.
Parang na-divert doon, na na-excite ako doon sa chat niya. Mamaya ka. And so, friends. So, paano ba mag-add ng friends? So, given na pinaganda mo na yung profile mo, inayos mo na, kung hindi ka marunong, paturo ka kay mentor mo, coach mo, mentor, tingnan nyo yung profile ko, kung okay na ba to, pang business na ba to, o pang dramahan pa rin to. Di ba? So, eto, given na okay na yung profile mo, mag-prospecting ka na, kasi kailangan natin yan, yung pinaka-importante. So, Gloria, Pinoy na Pinoy ba yung pangalan niya? Posible, may pangalan ba yan sa ibang bansa? Pwede. Na taga-ibang bansa, sabihin natin, Doha, Qatar. Or Qatar. Gloria, Qatar. Sige, enter natin. Tingnan natin kung anong lalabas. Madaming nang lumabas, di ba? So, ang gagawin kasi ni Facebook, ipapakita niya yung mga first name na nasa Qatar. So, since ang Gloria is Pinoy na Pinoy, mostly, ang ipapakita naman ni Facebook dyan, mga Pinoy. Kasi Pinoy na Pinoy na yung Gloria. Wala naman sigurong Arabo na Gloria. Diba? So, mostly talaga yan, puro Pinoy. Ito. Mga ano yan. Pero kung may mutual friend, huwag nyo na pong i-add, lalo kung hindi nyo naman ka-team, diba, nasa ibang team, na huwag nyo nang i-add. Mutual eh, prospect na din, ano nila yan, o kaya baka member na din. So, ito, isa. Ito, may mutual friend. So, hindi ko na rin i-add. Hindi ko na rin i-add yan. So, ito sa baba. Ito si Gloria Nina. Nasa Qatar ba siya? Yes. Sabi yan, engineer at Qatar. So, pwede kong i-add yan. Ganyan. Ito, si Gloria Delica Manalo. Nasaan ba siya? Yan, sabi, domestic helper or domestic worker at Doha, Qatar. Diba? Yan. Pwede ko rin i-add yan. Pwede mo rin i-add yan. Pero baka maglagay, baka lahat kayo, wag naman na lahat kayo, Gloria, tapos pinagsesearch nyo pa Qatar. Example lang po ito. Kayo, pare-parehas na kayo ng maging friend. Example lang po yan. Maging creative tayo. Maging, bukod sa tinuturo, maging creative tayo. Mag-isip tayo outside the box na baka mas ma-improve natin. Gloria Mangaw. Mangaw, di ba? Ganyan ang example. Di ba? So, at wag naman sunod-sunod na pag-add. Kasi baka isa yan sa dahilan, parang ma-block ka. Pero sa adding, parang walang disable, blocking lang. Kaya ang malupit talagang disable, yung paggamit ng mga super restricted. Okay, yung, lalo na yung kitaan, napakahigpit dyan ni Facebook. Madami siyang din-disable na account dahil sa kitaan. Kasi nga, daming scam din. Diba? In which, pag na-hit natin yung ginawa ni Facebook na algorithm na napapasok tayo doon sa parang ano na yun, kaya tayo nadadamay. Diba? Kahit legit tayo. May question ba? Teka lang. Sagutin na ba natin yung question nga? O medyo mamaya? Siguro mamaya. Sige, ipunin nyo lang po muna yung question nyo para hindi tayo mapalayo at sunod-sunod. Ipunin nyo po yung question nyo mamaya. So, ito, sample. So, ito naman isa pa sa technique na tuturo ko sa inyo. Ayan, balik tayo sa profile. Ito naman, kapag, kasi yung Facebook, ganito po yan. Napakataas ng chance na ma-disable o ma-block ka kapag ikaw panay-add ng friend na wala kang mutual. So, halimbawa, gumawa ka ng bagong Facebook. Ang gagawin mo, naka-add ka, tapos may mag-accept sa'yo ng 5, okay na yun. Bawal, huwag ka na muna mag-add ng nasa iba. Ang gagawin mo, pag nag-accept na siya, doon ka na kumuha ng friends sa friend niya. Ito, tingnan ko yung mga friend ko dito. Ito, si Mika Gloria. Try ko to, si Mika Gloria. Sabihin natin, friend mo to, si Mika Gloria. Nag-accept sa'yo. Puntahan mo yung friend. Kaso ito wala siyang current city. Dapat yung may current city para ma-add mo kung mga nasa ibang bansa din. Maghanap ako ng ibang example. Ito kasi hindi siya ano eh. Ito, sabihin nito, ito yung nag-chat kanina sa akin. In which soon to be business partner. Halimbawa, ito si Bryfel. Ano sabi dyan? Kaso hindi, wala siyang lagay na OFW, pero OFW siya. So, gusto ko lang magbigay sa'yo ng example. Yung nasa ibang bansa talaga.
Ito si Joshua Jacob. Sorry ah, hindi ko na hanap kagad para bigay na ako sa inyo ng example na nasa ibang bansa talaga. Ito na lang, ibigay ko na sa, sure na example na din kasi ito, business partner natin to, yung isa sa mga leader ko siya. Kaso wala siyang lagi na bansa. Nasaan kung nasaan siya. Basta ganun na lang po gagawin nyo. Puntahan nyo yung friends niya. Tapos dito, supposedly, meron yan, current city. So kung ano yung nilagay nito, alimbawa, example lang ha, na hindi pa siya member. O ganyan, pinoprospect nyo pa lang. Kung ano yung nilagay nyo na current city, alimbawa, Qatar, dito, may lalabas din yan na current city. So lahat ng friends niya na naglagay ng Qatar, lalabas dyan. So lahat ng lalabas dito, pag pinindot mo yung current city, lahat dyan, nasa Qatar. So ganyan po yung isa sa mga teknik kung gusto mo. Para hindi ka na mag-isa-isa na, oh, eto, nasan ba to? Qatar ba to? Hindi na. Lahat ng lalabas doon, nasa Qatar. Basta meron siyang lagay na she lives in Qatar or working in Qatar. Pag ikaw naman, pinuntahan mo yung friends niya, i-click mo yung current city, yung kaparehas niyang city ang lalabas. Lahat naman yun nasa Qatar din. Okay? So sana, ano, okay. Sana malinaw po yung ganun. So mamaya, kung hindi malinaw, medyo magtanong na lang po tayo. Okay? So ano pa? So yan, so isa pang prospecting. Sa groups. Pwede kayong pumunta sa group. OFW groups. Maghanap tayo. Ito. Ito si ano, may OFW group. Merong... Kaso, kailangan mo mag-join. Kaso, wala pa akong genuine. I-accept pa lang ito ako dito eh. So, hindi na ako mag-join dito. Kasi kailangan, hindi ko naman may example sa inyo. So, kayo, pwede kayong mag-join group. Ganyan, naantayin nyo na i-accept kayo. Tapos maraming post yan dyan. So, pwede kang mag-comment. Kasi hindi naman, unang-una, hindi naman wala sila dyan kung halos hindi naman sila OFW o walang kapamilyang OFW. So kaya nandyan sila sa group na yan kasi OFW sila, may kapamilya siyang OFW. So pwede kayong mag-join dyan tapos ipag-a-add nyo yung mga nagko-comment. Tapos pwede nyo tingnan kung active ba yung account niya. Siyempre, nag-comment, active yan sa online. Baka di lang nagpo-profile o nagpo-post. So mas maganda, mas ma-add natin yung updated yung profile niya. Okay lang na medyo madrama yung post niya, di ba? Kasi sa totoo naman talaga eh, kung hindi naman tayo na-training, ako kung hindi naman ako na-training, napaka-drama ko din naman eh, kung wala ako dito sa Empowered Consumerism. So okay lang yun, prospect pa lang naman. At tuturuan din naman natin yun. Okay, so huwag kayong maghanap na, ay, ito parang hindi pang business to, panay ang drama sa buhay niya. Eh, nagkataon lang yun na hindi pa siya na-training. Diba? Sila nga yung maganda na maturuan natin. Diba? So, ganyan. Isa yan sa prospecting natin. So, stop share ko muna para tingnan ko yung ano yung sunod. FB at pangatlo, ito yung tinatawag na Facebook advertising. Yan. So, ang Facebook advertising, siguro sa sunod na po ito. Pero ito lang ang medyo, sige, magbigay na tayo kung ano yung maasahan na ano ba yung Facebook advertising. Sa Facebook advertising, sa Facebook kasi, meron tinatawag na Facebook ads. So, ano yon? Tayo, kung gusto natin ng mabilis na prospect o gusto natin na marami kaagad na prospect na hindi tayo magmamanual adding, pwedeng magbayad tayo kay Facebook para bigyan niya tayo ng tao na interested na sa business o gustong mag-business, gustong alamin yung business. So tayo, binabayaran natin sa Facebook para ipakita sa atin yung mga tao na yon, in which tayo ang magsiset kung ano yung kailangan natin na tao. Tapos, babudgetan natin. Tapos si Facebook ang ipapakita naman ni Facebook yung post mo sa tao na yon. So kung nag-engage yon, so yun yung prospect. Kung nag-comment o nag-direct message sa inbox ng page mo, so yun. FB advertising ang tawag doon. Pero hindi natin ito topic sa ngayon. In which, lalo naman na bago, pag sa bago, hindi ko ma-advise yung FB advertising. Lalo kung bago kayo.
So, unang-una, ang gagawin mo, manual adding ka, tapos papagpaganda ng profile. Diyan muna tayo magfo-focus. Pagpapaganda ng profile, pag-add ng value sa profile para mas gumanda. So, ito, hindi ko na, lalampasan ko na to. So, siguro mag-ano tayo muna sa question and answer natin. Ano yung ano natin? Ito, siguro patingin na lang, ay babrowse ka lang po muna kung may question sa taas. O kaya, pwede po mag-type. Ah, sige, sige. Sige, mentor man. Sabi ako pagpapasa ng question. Okay, okay. Okay, may question dito si, ano, si Coach Neil Jed Kabatan. Yung FB ba na gamit mo, sir, is new ba or personal FB ang gamit mo? Ayan, baka, oo nga pala, hindi ko siya na topic. So bago ko sagutin 'yan. So tutulungan ko na muna kayo na mag-decide kung dapat mag-gumawa ng bagong Facebook o yung dating Facebook. So ganito lang po 'yan. Ma-advise ko sa inyo na gumawa ng bagong Facebook kung number one, kung sa tingin mo yung family mo hindi naiintindihan yung business mo. Kailangan mong gumawa ng bagong Facebook. Kung hindi sila susuporta, kung negative lang naman sila, huwag na. Gumawa ka na lang ng bagong Facebook. Pangalawa, kung may friends ka na super negative, yung kumbaga nag-post ka na maganda yung ano mo, maganda. Kasi sa pag-build ng profile, pag-build ng ano, ng business value mo sa Facebook, kabilang na dyan yung magpo-post ka ng ano, di ba, ng remittance. Kasi nagpadala na yung nag-join sa'yo, lalo kung nasa ibang bansa. Pwedeng makapag-post ka rin yan na kumain ka ng masarap. Halimbawa, kasi isa rin yun, di ba? Kasi businessman ka eh. Nagbe-business ka, di ba? Kailangan mo rin i-post yun. So, kung nag-post ka ba ng pera, wala bang mangungutang? So, hindi naman sa tinatakbuhan natin kung may gustong kaila o may nangangailangan, lalo sa family natin. Pero sa ngayon na nagbe-build tayo, hindi parang ano, hindi muna. Diba? Kasi binagbe-build ka pa lang. So bakit mo kailangang i-post yun? Para nga ma-build yung trust. Eh hindi naiintindihan ng kaibigan mo. Hindi naiintindihan ng family mo. Message ka. Uy, may pera ka. Pautang. O diba? Message ka ng kaibigan mo. Tol, inom na tayo. Diba? Kung may mga ganyan ka muna sa friend na ano, na hindi ka makakabuelo ng pagpo-post. Na lagi kang nag-aalangan magpo-post. Gawa ka na lang ng bago. Hindi ko rin ma-advise na, oh, mentor, pwede bang i-unfriend ko na lang? Hindi rin, para sa akin ha, kasi bakit? The moment na naging successful, baka sabihin nyo, unfriend ko na lang, pag successful na ako, talaga, ano ko na lang. Baka sumama naman ang loob sa inyo, di ba? Parang ito naman, parang umasenso lang, di ba? In-unfriend na ako. Parang hindi rin. Parang pag dumating na rin naman yung successful ka na, na binalikan mo siya, parang hindi rin siya ano sa'yo. Diba? Parang baka lumayo ng loob. Masama yung loob. Retain mo na lang siya doon sa dati mong Facebook. Gumawa ka ng bago. Kumbaga, huwag ka nang magbabad dyan sa timeline mo kung hindi ka naman kumikita. Magbabad ka na doon sa kung saan ka kumikita. Kasi ano ba yung gusto mo? Kung ang gusto mong kumita sa Facebook, wala kang choice. Doon ka na magbababad sa bago. So yun yung patataasin mo yung value. Yung bago mong Facebook, kung hindi ka makabuelo ng ipopost mo, kung maraming negative na kukontra sa'yo. Kasi dapat all out tayo na magpost sa Facebook. So, ako po, yan, sasagutin ko na yung tanong nyo, bago po yung Facebook ko. May bago akong Facebook, kapag binalikan ko ngayon yung dati kong Facebook, so sad lang na hindi ko na alam yung password. Pero kung titingnan ko siya, parang, grabe pala, ano? Napakadrama ko pala talaga dati, ano? Siguro kung hindi ako parang sino ba sasali sa taon to, ganyan yung mga postan niya, napakadrama sa buhay. Hindi man lang basta lang maka-selfie, basta lang maka-post ng ganun, hindi man lang inaayos na ano, parang mabuti na lang pala talaga natutunan ko yung pagpa-profiling. Kasi kahit kung akong kausap ko ang tao na to, yung dati kong Facebook, kung kausap ko ang tao na yun, hindi rin ako magjo-join. Ba? So ako po bago yung Facebook ko. Kasi yun nga po sabi ko, lagi ako nag-disate na yung mga unang Facebook ko. Kasi super aggressive ako gumamit ng word na mga restricted talaga. English pa. Kasi international yung prospect ko. So kaya nawala. Pero bago ho yung Facebook. Kasi
ayaw ko na nag-post ako, lagi akong mag-aalangan. Ay nako, i-hide ko na lang to doon sa ano, sa kaibigan ko. O kumbaga ang nakakakita lang nito yung mga tao na to. Eh, diba, nagsayang ka pa ng oras. Yung mas maganda yung all out ka na mag-post, na all out ka mag-build ng business mo, na kahit anong i-post mo diyan basta related sa business, basta makaka-build, makakatulong ng profile mo. Dapat hindi ka na nag-aalangan. So, yun, bago yung Facebook ko, kasi yung nang gusto ko, sa tingin ko, yung mga tropa ko doon, hindi pa ako naiintindihan. Yung family ko, hindi pa naiintindihan yung pinupost ko. Kaya bago yung Facebook kong gawa. Hindi po yan yung luma. Iniwan ko na yun totally. Hindi ko na alam yung password. So, okay po ba yung sagot natin? Yes. Okay. Mentor Rob. Actually, natatandaan ko ang dami ng Facebook na nawala ni Mentor Rob. Ayan, sabi ni Isa pra, kaya ako gamitin ng Facebook ko kasi hindi supportive family and friends ko. Puro sila negative. Buti na lang, ginamit ko yung Facebook. Doon ako sa start, doon ako nag-start mag-post about empowered feminism. So yan po, baka may mga tanong pa po kayo, i-tekla lang po sa ating chat box. Ayan, napaka-importante po yung question para kasi lalabas po yung mga idea kapag meron pong ano. More question po. Kasi po si Mr. Robby na sagutin po lahat niya. So, remember po, Facebook marketing po tayo. So, mas maganda is maglinaw na sa inyong makala. Question pa more. Yan, marami po tayong attendees ngayon. Nasa 130. Kanina nakita ko, nasa 140 po tayo. So, ayan, importante po yung narinig sa kayo. Napakalinaw ng ating question ba ngayon. Walang question na. Oh, kasi ito Mentor Robby, kasi FB ng anak na yung ginamit niya. Yan ang ginagamit niya ngayon. Yung Facebook ng option niya. Option niya. Mas okay siguro kung makakagawa ka, kasi unang-una lalo po kasi 'di ba kadalasan naman sa atin unang-una, hindi ko alam. Kadalasan ha, hindi ko lang alam din sa, ayoko naman magsabi na kung ano. Hindi ko lang alam. Kadalasan sa mga kausap nating OF, kahit yung kapatid ko baliktad yung pangalan, minabaliktad yung letter, parang hindi ko alam kung nagtatago ba o may pinagtataguan, o kung ano, ayaw lang makilala. So, di ba? Kung mag-market tayo sa online, mas maganda, real name, lalo kung tayo yung magre-receive ng pera. Kung nandito na tayo sa Pilipinas, pero sa tingin ko sa OFW nga din, okay na siguro yun, hanggang nandiyan ka pa naman sa OFW, kasi pangalawa, una-una, yung magpapadala naman yung kausap mo. Kung may mentor ka na doon siya magpapadala, nandito sa Pilipinas, dapat yung mentor, na-build talaga yung Facebook na, trusted yung, ano, yung Facebook. So kung yung anak mo, siguro parang okay lang naman, kasi ipapakausap mo rin naman yung kausap mo doon sa mentor mo. Hindi mo naman sinabi na ikaw yung ano. Posible na kaibigan na kayo dati kasi baka alam niya rin. Pero siguro kung mag-a-add ka ng bago, mas maganda siguro kung na-establish mo din yung maayos na Facebook. Na yung, kasi hindi ka niya naman kilala eh. Iisipin niya, since hindi pa kayo close, bakit iba yung pangalan niya? Diba? Mabuti sana kung ilang years na kayong nagkakausap sa inbox, maintindihan niya yun. O alam niya na. Diba? Kung mag-add ka ng bago, parang mas okay na gawa ka ng bago. Tapos try mo pa rin i-build. So sa mga OFW, baka magtatanong, ano ba yung ipopost namin since wala naman kami ditong natatanggap na remittance? So, iwasan niyo lang ho yung negative. Iwasan niyo na yung pag-share na bawal o hindi nakakabuti sa pag-Facebook. Paano yung positive side naman? Ano yung ipopost natin? Magpasalamat po kayo. Diba? Na sa araw-araw naman, sa thank you po Lord na kahit nahirap yung trabaho namin dito, binibigyan nyo kami ng lakas. So, di ba? Positive yun. Thank you po Lord kasi sa dami ng napauwi, ganyan, may work pa rin kami. O may work pa rin ako. O, di ba? Pwedeng i-connect mo pa yun sa business. Dagdagan mo. Mas maganda ma-connect mo siya sa business. Thank you po, di ba? Thank you po kasi may work pa rin ako sa kabila ng daming tao o daming OFW na napauwi na biglaan dahil sa pandemic. At isa pa po sa pinagpapasalamat ko, nandito na po ako sa Empowered Consumerism.
na meron akong kung ano man ang mangyari na kung hindi natin inaasahan dito sa abroad, may source ako na income na gagawin sa Pilipinas. Para mako-curious pa, di ba? So grateful ka na, nako-curious pa yung tao. So ano pa ba yung pwedeng i-post as OFW? Pwede yung ano, yung business na, pwede. Yung iba nagpo-post ng product, wala, okay naman yun. Pero wag naman lagi-lagi yung product. Diba? Kasi lalo kung paulit-ulit na lang product, 'di ba? Kasi mayroon tao naman kasi na ano eh, pag pinost mo product, benta-benta, yun nga sabi ko, magbebenta pala ako. Meron naman na pag pinost mo yung product sa timeline mo, maganda yung product, may makukuha ka din na nagbibili, magkaka-interest. Pero kung halos lahat bumili na rin naman yung mga friend mo ng product, huwag nang laging product kasi ayaw ng tao, karamihan talaga magbenta. So, para hindi nila isipin na benta. Ganito na, gawin nyo na lang pang post. Gawin yung nakaka-curious yung post nyo. Paano yung nakaka-curious? Ganito, pwede mong i-post, sabi, i-post mo sa timeline. Yes, thank you Lord. 1-8 for today. O, oh, diba? Yung mako-curious yun. Sis, ano ba yung 1-8 na yan? Pwede mako-curious yun, di ba? Hindi mo kailangan mag-post ng picture doon. Kung may ipopost ka, pwede. Halimbawa, isa pa. Sabi, pwede ipost mo, mabuti na lang talaga. Sa tagal ko nang nag-abroad, gusto ko nang mag-for good, mabuti na lang talaga. Dumating ka. Pwede mong i-hashtag empowered consumerism. Pwede, mako-curious kaya yung friend mo? Pwede. Sis, ano ba yung empowered consumerism? Kasi baka makarelate sa'yo. Matagal na rin siyang gustong umuwi. Pwede, ano ba, ano pang pwedeng ma-post ng OFW para mapatas mo yung value ng business mo? Kung may alaman na yung account mo, pwede mo i-post yun. Pwedeng captionan mo ng ano. Grabe, dati hindi ako nakakapag-ipon. Pero dito sa empowered consumerism, eto yung kita ko within 3 months or 1 month. 40K ka agad ako. Kung curious ba yung friend mo? Pwede, kasi baka yung friend mo hindi naman nakakapag-ipon din sa tagal ng panahon. Ba? Nabibuild ba yung business mo? Oo. Ba? Kung hindi ka pa marunong mag-explain, papakausap ko sa mentor mo. At least, may nagtatanong. Sila na yung lalapit. So, paano magtatanong kung hindi mo gagawin ka curious yung business mo? At hindi mo maipapakita na okay. Kasi may nangyayari sa'yo. So, yun lagi nating iisipin. Paano mako-curious yung friend ko? Ano dapat i-post ko? Pwede kang humingi naman ng advice sa mga mentor mo o sa coach mo. So, yun ang pama-advise ko sa OFW kasi nakaintindihan natin, super busy. Kaya, nandito yung mentors nyo naman para umalala. So, okay po ba yung sagot natin doon sa account ng anak mo? Ayan, thank you so much, Mentor Robby. And I hope nasagot po natin yan. Ito isang interesting, magandang tanong, Mentor Robby. Galing kay Jenny Lee. Paano naman po kung dating online seller po ako, tapos pumasok na po ako ng FNC? So, paano yun? Positive pa rin po ba na mapag-sign yung pag-build po sa FNC? I think possible. Possible pa rin po ba na mapag-sign yung pag-build po sa FNC? So, dati siya online seller. Oo. Ayan, yun nga po yan sabi natin kanina, kailangan nating mag-build ng ano, ng unang-una, kung online seller ka, ano muna, kailangan na tayo kasi magkaroon ng priority kung gusto talaga natin na seryosohin. Kailangan may priority ka na isa. So, unang siguro isipin natin, yung sa seller ko ba, sa online ko ba, pagka ba ako nakabenta ng ganito, sapat na kaya? O ilan ang kumbaga, ang commission ko kaya na makukuha ko dito sa pag-sell, sa pag-ano, malaki kaya, kaya kumpara sa ikikitain ko sa easy. Kasi ito, ikikunto ko sa inyo. Yung kapatid ko, di ba, alam niya na nakumita na ako ng malaki dito sa easy, nagkakotse na ako, nakasakay na siya sa kotse ko, kung saan-saan po sumasali. Pinapatulan niya yung mga kukunti na pagkakitaan, pinapatulan niya yung 1-5 na puhunan, pinapatulan niya yung pagtitinda ng mga rice cooker na sa online na may commission na. Pag na-share mo yung link, bumili doon sa link, may commission kan 200 o 100. Diba? Parang nag-effort ka na.
kakapos mo ng ganun. Oo, may nabenta ka, pero may kinita ka ng 100. So, parang kulang pa nga yung pambili ng ulam, di ba? Ilam, hindi naman araw-araw, may kita ka ng 100. Doon, sabi ko. So, yun, pinaliwanag ko sa kapatid ko. Sabi ko, ate, nakita mo na sa akin, ano, na may kita ako. Karoon na nga ako ng kotse. Diba? So, napag-isip-isip niya. Kaya ngayon, pinag-aan ko siya doon sa mga groups natin. Nagko-comment siya, super positive na siya. So magkaroon ka ng priority. Hindi kasi pwede, ah, okay lang ito. Nagpo-post ako ng ano, ng cell. Nagbabenta ako ng kaldero, kawali, o kung anong binibenta natin. Kasi, hindi talaga, sa totoo, hindi nakaka-build yun. Kasi, kung offeran mo ako ng, halimbawa, ako na lang, ah, since medyo may alam, halimbawa, ako, open ako sa business. Since ang mga businessman, maano rin naman talaga mag-isip yan, yung mga open-minded sa business, hindi yan yung basta-basta din, di ba? Diba, ako, operan ako ng business. Una-una, ba't ito nagpo-post pa ng iba? Kung maganda yung empowered consumerism, kung kumikita to ng maayos empowered consumerism, ba't ang dami niyang post na ganyan? Isa yun sa iisipin ko kung ako. So, yan. Yun na sa akin. Kung itirik mo yung ano, yung mga sabi ko po sa inyo, hindi naman ito na suggestion, hindi naman ito advice ang binibigay ko sa inyo pala. Suggestion na pwede nyong ma-apply sa inyo. Nasa sa inyo kung ma-apply nyo o makakatulong sa inyo. Pero sana makatulong. Yun nga po, magkaroon ka talaga ng ano kasi, yun nga po, kung ang businessman ma-offeran nyo o open-minded talaga, pag tinignan talaga yung profile natin, parang hindi siya maniniwala. Ay, paano kung yung tao na yun, potential mag 15 accounts, syempre malaking halaga yung ilalabas niya. So hanggat sa maaari, mag-i-investigate yan sa profile mo, di ba? Kasi malaking halaga yon. Paano kung nakita marami kang pinupost na kung ano-ano. Eh mabuti sana kung malaki rin yung potential income ng pinupost natin, eh ba, di ba? Eh kung sa tingin natin, magka-commission tayo sa isang araw, buti kung at least 500 pesos man lang. Eh kung sabihin na natin, kung 80 pesos, 150, 120, hindi ba natin, pwede na natin i-give up yun para sa 1-8, sa 700, sa 20,800, di ba? Yun lang po sa akin, suggestion lang. So, the advice, pwede mong gawin na pwede hindi. Pero sana makatulong mo sa inyo. Dito ba? Tama po yun, Mentor Biz. Ang ibig lang sabihin ni Mentor Biz, kailangan natin mag-focus sa gusto talaga natin na mangyari sa Facebook natin. Diba? Focus pa rin ang ano, kasagutan ko. Kung ano yung gusto mong ibenta sa Facebook mo yun tayo. Yan. Thank you, Mentor Robbie. I hope nasagot mo yan. Partner Jenny Green. Good evening, sir. Pwede gumamit. Sabi naman dito ni Coach Rainy Nagsaro. Sir, pwede gumamit ng ibang application aside from FB sa pag-business daw natin. Pwede naman po. Pero kung paano mag-ano doon, wala na po akong maituturo sa inyo kasi sa Facebook lang po ako at sa YouTube mostly. Pero sa YouTube lang mostly yung mga training tapos yung mga presentation in which napupunta rin naman sa Facebook pagka kausap. Pwede naman po kung may alam po kayo o may mag-mentor sa inyo, wala po problema doon. Kung basta alam nyo po yung sistema, pwede po yun si Ray. So, wala nga lang ako may tuturo doon tungkol doon kasi hindi ko pa naman na ano yan. Pwede po kung may alam kayo at mag-mentor sa inyo. Tapos nakita nyo doon sa nag-mentor nyo na okay sa kanya. Okay yan. Thank you so much, Mentor Robby. Tama po yun kasi ano, Facebook na, diba? Nakita mo kanina 1.5 billion yung ano, yung doon parang sa Facebook so na po tayo. Ayan, meron itong questions dyan po. Yan, kilala mo to, Mentor Robby. Coach, pwede bang upang gamitin yung unang account para di na gumawa ng second account? Yun niya. Oh. Yun niya. Depende sa pwedeng account. Pwedeng gamitin. Pero kung makaka-all out ka, kasi ang ano sa atin kasi, ikita tayo na malaki pag nakakapag-all out ka. Yung wala kang tinatago na post, wala kang ina-hide na friends, sige, kung pwede yun, walang problema yun. Kung nag-message sa'yo yung friend mo, pwede, matiis mo siyang, ignorein mo na lang. Nag-message sa'yo yung friend mo, nainom kayo, matiis mo siyang, ignorein na lang muna.
at nag-ano yung family mo o yung mother mo, magpadala mo. Ang dami na muna palang pera, may nagpadala pa sa iyo, magpadala ka naman dito, kung pwede mong ma-ignore mo na yon, siguro sa tingin ko, pwede, di ba? Hanggat hindi ka maapektuhan, yun ang gusto kong sabihin, hanggat hindi ka maapektuhan, pwede. Kasi, tapos willing kang dagdagan yung friends mo na existing doon, ng bago. So, sa tingin ko, pwede. Pero ako kasi, kaya naman ako gumawa eh, hindi ko kasi ano yun eh. Halimbawa, nagbibuild pa lang ako eh, di ba? Padala sa akin ng pera, pinosto. Bakit ipoposto? Para transparent. So yung family ko naman, hindi pa naiintindihan na nagbibusiness ako. Hindi pa naman talaga kita yun. Pabili ko ng package. Baka isipin, ang dami na itong, o kaya baka mag-message, padalahan mo naman ako ng ganito. Kasi kailangan. So, o kaya yung kapatid mo. Hindi ko pwedeng sa akin, hindi ko pwedeng i-ignore lang din kasi yun eh, di ba? So, una-una, kung mabuti sana kung meron, di ba? Eh, kung nagsisimula pala. So, parang ikaw maapektuhan ka. So, sa akin, sa'yo, kung hindi ka maapektuhan, okay yun. Kung willing ka mag-add ng friends dyan, okay yun. Kung willing ka na i-build yung Facebook business mo dyan, okay yun. So, yun. Ang siguro suggestion. Pwede. Ayan, more question. Pag-type lang po ng question nyo. At siguro, mga interview tayo ng 2 questions pa, kung meron pa po. Huwag po kayo maya magtanong kung may karapatan po kayo magtanong. Si Diri Willing po ang ating mentor na sumagot po. Ayan, thank you so much. I hope nasagot po yan. Ayan, galing naman kay Jemon. Sir Mentor Ruby, paano naman po kasali na siya sa Empowered Personal Medicine dati at inactive lang po siya? Kasi sa dami nga ginagawa at hindi niya tuunan ang pansin. Anong pangyayari? Ano po bang mangyayari sa inactive na siya? Yung account po na nila, pag inactive sila, nandun lang po yun. Hindi mawawala yun hanggat alam mo yung password. Pero kahit malimutan mo yung password, ipapareset lang yun sa office. Lifetime ng business natin kasi hindi yung kahit ilang taon ka po kasi na hindi mo ito gawin. Nandiyan pa rin yung account ko. Pero ba't hindi mo gagawin ng ilang taon kung makakaganda ng buhay natin? Pero kung yun nga, para sa tanong mo, hindi mawawala yung account. Lifetime yan na nandiyan. Hanggat hindi ka gumagawa ng violation against the company, nandiyan yan. So, kahit ano. Yun po. Yun ba yung tanong nyo? Anong mangyayari sa inactive kahit pag hindi mo ginawa ng ilang buwan o ilang taon? Nandiyan pa rin po. Account pa rin yan. Pag bumalik ka anytime, nandiyan pa rin. So yun. Ayan, wala na po bang katanungan? Mga partners, A1E. Minsan lang po itong training. So... ito ata parang may nakita ako kay Nel. Mas maganda magtanong na po kayo ako mag-mentor para sa development po talaga. Ano? Yung sa task kay Jemon. Okay. Sa task ng tanong ni Jemon. Okay, kay ano, galing kay Nel Pereira. Sir, ito. Sir, mag-chat ka sa kakilala sa new Facebook business. Mali. Sir, mag-chat ka sa kakilala sa new business sa FB. Magtanong siya ano yan. Ano ba best thing to answer to introduce? Kakilala. Para sa handling objection kasi itong touch stroke. Kung kakilala sa new business sa FB. Kakilala sa new business sa FB. Siguro kakilala. Sige, dalawa na lang sagutin natin. Kakilala. Mag-chat. Una-una, paano pag nag-chat yung kakilala? Ang kadalasan naman na ano ko diyan. Kumbaga paano mo i-intro yung Empowered Medicine? Unang-una paano ko i-intro yung sa kakilala kapag nagtanong siya ng ano yan? Unang-una sinasabi ko yan. Syempre konting background sa ano. Empowered Consumerism. Nandito kan nasa distribution business kami ng health and wellness. So tapos pag kikita ka dito sa pamamagitan ng pwedeng pag-share ng product at pag-share ng opportunity. So, pwedeng ganun ang introduce. Pag-introduce ko, tapos ito ginagawa namin online, kahit through Facebook lang. So, kung gusto mong malaman, pwede ba tayong video call? O pwede ba katansan na ng video?
Kung kakilala mo naman, di ba? Tapos sendan kita ng video. Kung hindi mo pa siya kayang presentan talaga, video call, mas maganda video para hindi ka magkamali. Pwede video kung kakilala mo talaga. Diba? So, yun, sa akin video, pwedeng gawin nyo kasi kakilala nyo naman. So, suggestion lang. Kung pwedeng gawin o pwedeng hindi, pwedeng makatulong sa inyo din. Yun sa akin, yun para sa akin, kung kakilala ko. Pag hindi kakilala, sa new Facebook, sa new Facebook na halimbawa hindi kakilala, nag-approach yan, hindi ko kakilala, akala wala kami dating kaibigan, kaka-add ko lang sa kanya, pero nagtanong siya ng business, ano yan, unang-una sinasabi ko, ito maganda ma'am, ganun pa rin ang empowered, ang business po namin, empowered consumerism. So ginagawa, nasa health and wellness po siya, tapos ginagawa po namin ito Facebook. So pwede ka ho kayo dito magkaroon ng kikita po dito kapag nag-share ka ng product or ng opportunity. So ipapakita ko po sa inyo, napakaganda po nito. So yun, pwede ko na siyang share ng, pwede ko may chat room kayo, pwede yung ipakausap. Pwede yung message yung mentor niyo kung ano yung sistema niyo. Yun sa akin, pwedeng sendan ko ng video, pwedeng ano, basta lagi mo isipin paano ang isasabihin mo sa kanya yung magkakaroon pa siya ng karagdagang interest. Kasi kung sasabihin natin, ito ma'am, networking po ito. Parang hindi siya masyadong na-catch. Networking po ito. Ito po yung recruit, ma'am. Ako pag ano po. Parang hindi natin masyadong na-explain. Oh, networking naman talaga. Pero pag parang mas na-explain natin ng mas maayos, nakuha natin yung attention niya. Parang mas magtutuloy siya. Kasi parang kung sabihin natin, networking po ito ma'am, pag ano, parang hindi na. Kasi kadalasan niya naman maririnig. At may negative na kumbaga background yung networking pag naririnig ng tao kadalasan. So, pwede ho kayo magtanong naman sa mentor niyo. Pero kung ang tatanong niyo, yun sinasabi ko. Oh yeah, thank you so much, Dr. Ruby. And merong nag-direct message sa akin sa inbox ko pala. Hindi ko makita. So, ito, ang tanong ni Coach Maureen Serbano. Mentor, more or less, mga ilan ba ang pwede add per day sa Facebook? Kasi ang dami ko ng friend request, walang nag-response. Pagbago naman, hindi yung bagong gawa. Pagbago, so wala ka pa masyadong ina-add doon. Diba? Halimbawa, gumawa ka ng Facebook bukas. Ako, wala ka naman kasi sinabing si Facebook na ilan yung limit. Kaya mahirap din magsabi. Pero base na lang sa experience, pagbago, 3 days ka nung gawa mo yung Facebook, nag-add, pwedeng mag-add dyan na 20. Halimbawa, mag-add ka ng isa ngayon, ng lima. Pero hindi yung sunod-sunod na click. At least may interval na, sabihin natin na 15 seconds, 20 seconds. Anong interval? Nag-add ka ngayon. Huwag mo pindutin agad yung add friend sa sunod. Ang interval, nag-add. Oops, 20 seconds na. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 20. Yung 20 seconds. Pwedeng ganon. O 15. O ganyan. Basta hindi sunod-sunod. Kasi pag na-detect niya na Facebook, click. Pasok ka sa detection ng Facebook na bot. Ano yung bot? Machine din na ginagamit mo ng i-spam. Diba? Pasok ka doon. Posibleng ma-security check ka. So, yan. Tapos, halimbawa, 10 ngayon. O di mamaya, pwede dagdagan mo. Gawin mo 20. Kasi sa pagsimula, pwede ata sa 20. Ako, dati, ginagawa ko yan na 100 ko na dati na lalo kung gumagawa pa kami ng maraming Facebook para makarami ng friends, unang ad 100, tapos pinapatagal ko yun ng siguro 2 days na bago ko i-cancel, bago ako mag-add ulit. Kaya cancel ko yung ad friend, mag-add ulit ako ng 20, 30, ganyan. So pwede niyong i-discover, di ba? Wag kayong matakot na security check o maano. Lalo kung bagong gawa nyo naman yung Facebook, hindi kayo matakot na i-discover yan. Diba? Matututo naman kayo yan in case na ma-disable. Pero at least, diba, may ano tayo, ayan, sige, maganda yan. Nagtatanong din kayo para sa experience din ng gumawa na. Pwede 20 per day.
Kung wala naman accept, sige, gawin yung target. O ano. Pero kung ano, wina-warningan ka ni Facebook, magdahan-dahan ka. Ano yung warning? Yung, op, do you really know? Yung parang lumalabas. Do you, hindi mo siya, clinic mo yung ad, hindi na ad, tapos may parang warning. Do you really know this person? Ganyan, ganyan. Pag yes or no ka doon, eh, cancel mo. Yung ex, ang eh, ano mo. May ganun eh. Pag may warning ka na ganun, dahan-dahan ka. Pero pag wala naman, sige, try na. Sige, wala pa. O 40. O sige, 50. Basta wag sunod-sunod. May interval. Na at least 20 seconds. Ayan po. Ayun, thank you so much. O, basta wag lang yung super mabilis na parang robot na po yung agaad, friends. O, ito, may magandang experience po si ano. Siguro, last question na po siguro ito. Magandang experience si Coach Sam Narasa. Siguro na block to mentor Robby. Mentor, paano nga ba po may babalik ang account sa FB? Ano yun? Na-block? Na-block kasi hindi naman. Nandyan pa rin yun eh. Na-block, mag-aantay ka lang. Mag-cool down na tinatawag. Parang cool down yung ano. Mag-cool down yung pinataw sa'yo ni Facebook na commission 24 hours hindi ka makakachat. Wala tayong magagawa. Yun yung parusa na ginawad sa'yo ni Facebook. Kuminsan, 48 hours. Yan, ito pala isa para bago ko makalimutan. Magkwento ko na lang yung ano, bago ma-disable yung account ko. Nagsimula yun sa 1 hour. Hindi ako makachat. So, parang na-violate ko ulit. 24 hours. Sunod, parang 48 hours. After 48 hours, parang na-violate ko ulit. Kasi hindi ko alam, hindi ko binabasa dati yung policy kung ano ba yung paulit-ulit kong na-hit. So, after 48 hours yun, hindi na, disabled na lahat. Wala, totally hindi mo na makuha. Madadownload mo na lang yung info mo. Pero hindi na siya, ano, hindi mo na siya ma-open, gagawa ka na. Pero kung disabled, wala ka na akong magagawa doon. Totally. Wala na. Yung disabled, na nakalagay na lang, download your information, wala na ho yun. Pero kung block lang sa messenger, messenger lang yun. Kung block ka sa pag-unfriend lang yun. Antayin mo lang yung time. Bumabalik na naman po. Thank you so much po. Bumabalik. Okay. Bumabalik naman ang po sa yung Facebook. Pag na-block. Yun, meron pong lumalabas na ano, pag may violation, meron lumalabas. Minsan kasi hindi natin binabasa yung policy. So, kaya tuloy-tuloy na na-disable na tayo. Ayan. So far, ayan, wala nang question. Yung tanong po ni Coach Ang, is nasagot na po ito kung paano maghanap ng prospect. So, balikan po natin sa Facebook Live kasi naka-live po tayo sa Ipon United group page sa ating mga members page. So, balikan po natin yun sa mga latecomers po kasi mahaba po ang training. So yan. Thank you so much and congratulations po sa ating mga partners sa Iman United family. No, salamat po. Sa ating napakalupit at napakabait at very hands-on din magturo sa ating mentor Robby. Ayan, isa po yan sa nagpo-post dito sa atin sa hub po ng Iman United. Thank you, mentor. Good luck, everyone. Mentor. Salamat po. Thank you po, mentor Robby. Salamat. Good night.